Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, ang bilis ng panahon. Kaya sa umagang ito, tunghayan, si Jesus ang kasama. Halina kayo, makinig, manood sa maikling devotion ito. Maraming aral ang matutunan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito, bubuhos ang mayamang pagpapala sa inyong buhay. Ito po ang inyong devotional leader this morning, Pastor Sunny De La Peña. Though my everlasting portion, more than friend or life to me, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with Thee. Close to Thee, close to Thee, close to Thee, close to Thee, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with Thee. Nor for ease of worldly pleasure, nor for fame my pride shall be. Gladly will I'll toil and suffer, only walk with Thee, with Thee. Close to Thee, close to Thee, close to Thee, close to Thee. Gladly will I'll toil and suffer, only let me walk with Thee. Lead me through the veil of shadows, bear me o'er life's pitiful sea. When the gate of life eternal, may I enter, Lord, with Thee. Close to Thee, close to Thee, close to Thee, close to Thee. Then the gate of life eternal, may I enter, Lord, with Thee. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Apo ay muling lumalapit sa iyo, humingi ng iyong gabay, O Panginoon, sa morning devotion ngayon na ikaw ang magwasba sa iyong anak. At buksan mo ang puso, isipan ng mga nanonood at nakikinig, O Panginoon, upang ang iyong mga salita ay patuloy nilang magamit sa kanilang pangaraw-araw na buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ang topic natin ngayong umaga, Close to Thee. Ang text po natin from James 4:8, Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, your sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. So brothers and sisters in Christ, ang kagandahan ng Biblia ay makikita sa pagiging simple nito, the simplicity of it. Marami ang nabibigatan sa kanilang mga sarili dahil sa kadakilaan ng kasulatan, dahil sa mga salita at nilalaman nito, kapwa sa kalidad at dami. Nabigo silang makilala kung sinasala. Ang ebanghelyo ay komplikado ngunit medyo logical. Ito ay nagpapakita
pagpapakita ni Kristo sa John 1:1, when the Word was God and the Word was God in the beginning, the Word was God and the Word was God. At sa Kanya natin matatagpuan ang batas at kalayaan, pag-ibig at kaligtasan. The liberty, love, and salvation, for God did not intend His creation to be cut off from His presence, but through free will, man chose to disobey the statutes God set forth in the Garden of Eden, which consequently allowed sin to separate our fellowship with the Creator. Yan. Ngunit hindi nilalayo ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan dahil sa pagkakamaling ito, because God is love. Salib, kinabayan niya ang kanyang mga anak sa paglipas ng panahon at hindi maiwasang gumawa ng pinakahuling desisyon na ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang magdusa at mamatay bilang isang kriminal para sa atin upang matiyak na tayo ay maliligtas at hindi mapapahamak ng walang hanggan. So yung kalayaan sa pamamagitan ng kaligtasan. James understood this truth as the reflected upon the worldliness. He saw rampant in the church. He understood that like a moth to a flame, man was being drawn repeatedly by temptation to sin and suffering the consequences for it. Therefore, James' only course of action was to remind his fellow brothers and sisters in Christ of the absolute truths of the gospel to draw near, cleanse hands and purify hearts in order that man would turn from his wicked ways and live for righteousness. So close to thee. So sa close to thee pala, may origin yan. Yung close to thee. Una po, a blind poetess. Yung manunula, Fanny Crosby, 1820-1895, isang manunulat, offered at least two separate accounts of how she came to write Close to Thee. One was given to Ira Sankey for his book of hymn stories. Ito ay isa sa mga sikat na himno na isinulat ni Fanny Crosby at itinakda sa musika ni Silas Jones Vale na isinilang sa South Hold, Long Island, New York, October 6, 1818. Siya ay isang hater sa pamamagitan ng kalakalan, ngunit sumulat ng isang malaking bilang ng mga kanta para kay Philip Phillips na siyang unang nagpublish ng alinman sa mga komposisyon ni Bale na kung saan ay maaaring banggitin, Gates Ajar, Nothing But Leaves, A Scatter Seeds of Kindness. Namatay siya sa Brooklyn, New York, May 20, 1883. Ang yumaong si Silas G. Bale ang nag-compose ng tune na ito ay dinala ito kay Fanny Crosby. So may tune na pala, tapos dinala kay Fanny Crosby at hiniling sa kanya na magsulat ng mga salita para dito. Habang tinutugtog niya ito sa piano, sinabi niya, sabi ng refrain na iyon, malapit sa iyo, or in other words, close to thee, close to thee. Sumang-ayon si Mr. Bale na totoo iyon at napagkasunduan na ito ay isang imno na pinamagatang malapit sa iyo or close to thee. The other account seems to convey how a song was completed towards the close of the day in the year 1874. I was sitting in my room thinking of the nearness of God through Christ as the constant companion of my pilgrim journey when my heart burst out with the words, ito yung words, di ba? Na sinabi, thou my everlasting portion, more than friend or life of thee, all along my pilgrim journey.
Savior, let me walk with Thee. Sa isang banda, inilarawan ni Crosby ang kanyang paraan ng pagsusulat sa kadalasang kinabibilangan ng pandinig ng isang himig, pagkatapos ay paghanap ng mga salita para ilapat dito. Ang komposisyon ng Close to Thee, Malapit sa Iyo, ay nangyari sa ganitong paraan. Sa pagbuo ng mga hymn, poems, ay may ilang paraan ng paggawa. Kadalasan ay binibigyan ako ng mga paksa kung saan dapat iakma ang mga melodies. Sa ibang pagkakataon, ang himig ay tinutugtog para sa akin at iniisip ko ang iba't ibang paksa na angkop sa musika. Ganda, no? Sa isang matagumpay na kanta, ang mga salita at musika ay dapat magkakasundo. Ibig sabihin, may harmony. Hindi lamang sa bilang ng mga pantig, kundi sa paksa at lalo na sa accent. Sa siyam, 9 cases, sa bawat 10, ang tagumpay ng isang imdo ay direktang nakasalalay sa mga katangiang ito. Kaya ang melodies ay nagsasabi ng kanilang sariling kwento at layunin ng makata na bigyang kahulugan ang musical na kwento sa wika. Kadalasang nagtatanong isang kompositor, ano ang sinasabi sa iyo ng himig na yun? Kung wala itong sinasabi sa iyo, malamang na ang iyong mga salita ay hindi sumasang-ayon sa musika kapag sinusubukang sumali sa kanila. Ako ay composer din ng tula, tulad nito patungkol sa isang minamahal na dilag. Pakinggan nyo, katulad mo'y liryo sa gitna ng kagubatan, sa sariwang samyo mo'y hindi mapaparisan. So yan na po ay 14 syllables, 14 na pantig, kaya magkakaparis po yan. Ganyan ang pagkakasulat o komposisyon ng mga tula at mga awit na kailangan nagkakatugma-tugma. Ang imno ay naipublish ng dalawang beses noong 1874 sa Songs of Grace and Glory, Figure 1. At inedit ni William F. Sherwin, ang kompositor ng kanta, si Silas G. Vail, ay gayon din sa Echoes of Zion at inedit ni Sherwin. Parehong inilathala ng Horace Waters and Sons sa New York. Sa parehong mga kaso, ang kanta ay nakalimbag ng tatlong istansa ng apat na linya na may refrain. Yun yung kinanta kanina. So, brothers and sisters, ang hamon natin ay ganito. Ang layunin ng buhay Kristiyano ay pag-ibig. Ang sukatan ng ating kapanahunay ay ang ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pagmamahal sa ibang tao. Kung nabigo tayo sa pag-ibig, hindi natin nalampasan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang nais lamang ni Jesus ay maging malapit tayo sa Diyos. Close to Thee. Yan. Tayo po'y shout out nga pala sa may mga birthdays and anniversaries. Ingatan at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay at maghari ang kapayapaan sa iyo at kasaganahan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, dinadalangin ko ang may mga karawan at wedding anniversary this Friday and hanggang Sunday. Kaunawa, O Lord, ang siyang manguna, patnubayan sila, ingatan sila, bigyan ng maraming buhay. Gayun din ang nagse-celebrate ng anniversary, pagpalain mo sila at bigyan ng mahabang pagsasama, O Lord. Buhos sa kanila ang masaganang pagpapala, siksikliglig at nag-uumapaw pa. At pangunahan mo sila sa bawat hakbangin nila sa buhay, O Lord Jesus. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Uyan, dumating na naman po ang oras. Tayo ay pansamantalang magpapaalam sa munting devotion, morning devotion. If you are blessed, just like and subscribe at pindutin din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos. If you want to donate, just see below our bank account.
So brothers and sisters, magbabalik po tayo next Friday. I love you all. To God be the glory. Ito po si Pastor Sunny nagsasabing, be happy.